Ang bentahan po namin ito, 10 piso. Pwede pong 5 piso kasi may mga humingi ng kalahati. Ito po ay 10 kilo. Sandali lang kasi mura lang eh. 10 piso lang. Pag hindi kami nagluto ng pansit, nahanap ng mga customer namin. Ako si Emelita Espiritu. Ang tawag nila sa akin dito ay Milet. May karinderya po kami. Ang tawag po sa karinderya namin ay Rollibee. Yan po ang kilalang-kilala sa labas. Basta sinabi mong Rollibee, alam na nila yun. 2001 kami nag-umpisa, mahina pa noon. Ano pa lang, ilang kilo pa lang kami noon. Mahina pa talaga. Marami na, tig ilang kilo na yung niluluto namin eh. Kukuha kami ng isang baboy. Dalawang araw lang namin luluto yung isang buong baboy. Ako nga po pala si Camilo o Rolly Espiritu. Yung pinakamabili, lechong kawali, yan, asado, kalderetang baka, halos lahat naman mabili. Masaya kami pagka sinabi ng customer na, uy, sarap ng luto, babalik ako, ganun. Saka naman nakikinaano na hindi masarap eh. Nasabihin na, uy, sarap ng luto. Karamihan ganun. Hello, kasi ako, hindi ako matipid sa Ricardo eh. Gusto ko yung nasasarapan yung mga kumakain para babalik-balikan nila. Ganun, hindi ako matipid. Panganay na anak ni Nanay Milet at ni Rolly. Mula nung grade 2 pa lang ako, 7 o 8 years old, ay katukatulong na nila ako sa pagtitinda hanggang sa nag-aral ako ng elementary, ako'y namamalengke, tumutulong magiwa ng mga Ricardo, yan, tapos gigisingin ko na lang sila nanay para timplahan namin yung mga ulam namin. Hanggang sa nag-aral ako ng college, at dahil sa tinda namin nga na pagtitinda ng ulam ay nakapagtapos po ako. Hanggang ngayon na ako isang teacher na rin po na may pamilya na rin po ay tumutulong pa rin po ako dito sa tindahan namin dahil nga mahal na mahal ko rin yung pagluluto at pagtitinda dito sa palengke. Ako po si Gabriel Martin Espiritu, ang pangalawa po sa magkakapatid. Sa preparation naman po ni nanay, alas 6 pa lang po, bumabangon na po siya para maghanda po ng mga Ricardo. So pagdating naman po ng alas 11, sinasangkot siya niya po yung karne, baboy. Si tatay naman po, siya po yung taga-tinda sa labas. Siya po yung humaharap dun sa mga suki namin, sa mga customer namin. Sa quality naman po na inihahanda namin sa mga customer, kahit na nasa palengke po kami, sinisigurado po namin na malinis po at kalidad po yung binibigay po namin sa kanila. Kasi po, maski rin po kasi kami, dyan na rin po kami kumukuha ng kinakain po namin. Nagsisimula po kaming lumabas po sa palengke, maglatag sa pwesto namin ng 4:30 po. Tapos matatapos po siya ng mga 10 or 10:30, ubos na po yun lahat yung mga niluto po ni nanay. Medyo mahirap lang din kasi sa umpisa, kapakap eh. Nag-umpisa kami sa konti muna, ganun. Una, maliit lang ang pwesto. Tapos yung kalauna, naging 3 po tayo, naging 4 po tayo, naging 5, ng katagalan. Doon naman sa natulong ng panganay ko na pagtapos ko ng teacher. Yung sa IT, yung isa, kasala ko yung nag-aari ngayon ng third year college. Palapit na rin siya makagraduate. Sobra. Ito nga oh, nararamdaman ko na yung hirap talaga. Mahirap magluto, mahirap maghinda ng ganyan. Lalo na noon ako lumalabas pa diyan, naghuhugas. Wala pa kaming ganong katulong. Ako na luto ko, hugas ko doon. Pag ganun-ganun ako, mahirap.
Papasalamat ako sa mga anak ko na kahit may mga trabaho at nag-aaral sila, tumutulong pa rin sila. Na para nung nakakapagpahinga-pahinga din naman ang tatay nila, sila muna nagbabantay doon. Salamat sa inyo at tinutulungan nyo kami. Ako po si ABM Espiritu. Ako po yung bunsong anak ni Nanay Milet tsaka po ni Tatay Rolly. Nagpapasalamat po ako sa nanay ko kasi napagtapos niya po yung mga kapatid ko. Tapos susunod na din po ako. Tsaka sa mga suki po namin, nagpapasalamat ako kasi patuloy niyo pong tinatangkilik yung aming paninda. Doon sa mga tumatangkilik o tatangkilik pa lang sa Rolly B, tuloy nyo lang kasi hindi naman kayo magsisisi. Talagang masarap naman lahat ng product. Lahat ng luto, wala kayong tulak abigin. Halos lahat. Kaya maraming salamat sa matagal ng tumatangkilik, matagal na namin suki. Maraming salamat sa magiging suki pa namin ngayon. Ito pong pata namin ay nakasama sa munggo. Ang order po niya ay 75, may pata. Yung pong may laman na pata, 100. Pag po walang laman, munggo lang, 30. Ang munggo namin ay 7 kilo. Sandali lang yun, nauubos. Itong minudo ay ano yan, bali 10 kilo. Ano yan, yung hindi frozen. Hindi siya prosen, sariwa ang baboy namin. Kinukuha talaga namin buo sa meat shop. Asadong baboy po ito. 10 kilo. Ubus yan. Ito ay kalmitsadong baka. Kasi kagabi lang kami ng kalderetang baka. Mitsadong baka. 10 rin. Ito kalderetang ribs ng baboy. 10 kilo rin po. Thank you.